Nagsimula na nga po sa pinakaibaba ng standings ang koponan ng Washington Wizards ngayong season, ngunit tila ipaunti-unti na nga silang nakakabawi at nakangaangat sa kanilang mga nagdaang game. Paano nga ba sila nakabawi? Yan nga mga idol ang ating pagkukwentuhan natin ngayon. Nasasamahan ko na rin ng balitang handa na ang Brooklyn Nets na manguna sa Eastern Conference at ang inilabas na bagong trabaho ni Anthony Davis sa Lakers, kaya kung solidong J-Zone TV ka, halina't umpisa na natin to. Bago nga tayo mga idol magsimula dito sa ating pangalawang video, ay bisitahin at i-follow nyo muna ang ating Facebook page, J-Zone TV, dahil meron din nga tayo mga NBA balita doon. Siyempre, shout out nga pala sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nanunood dyan. Maraming salamat sa inyo mga idol. Well tara, ipagpatuloy na natin ang ating pag-uusapan ngayon. Isa pa rin naman nga mga idol ang Washington Wizards sa mga pinakakulelat na koponan sa standings ng Eastern Conference, subalit hindi nga po katulad ng iba, medyo maganda-ganda na nga po ang naging resulta ng kanilang mga huling laban. Yes mga idol, patuloy na nga po ang kanilang pagkuha ng panalo sa kanilang kasalukuyang record na 10 wins at 17 losses. Meron na rin nga po silang season best na 4-game winning streak na kauna-unahan nilang nagawa mula nang magsak sila sa standings ngayong season. Well, tinalo lang naman nga po ng Wizards ang ilang mababigat na teams katulad ng Boston Celtics, Houston Rockets, Denver Nuggets at ang Portland Trail Blazers, sa pangunguna syempre ni na Russell Westbrook at Bradley Beal na mukhang nagkiklik na sa wakas ang kanilang tandem. Sa madaling salita mga idol, kapag naipagpatuloy na nga po ng Washington Wizards ang kanilang pagkapanalo kahit man hindi sila maging consistent, ay malaki pa rin nga po ang pag-asang makahabol at makapasok pa rin sila sa NBA playoffs, lalo pat bukod sa marami-rami pa naman ang kanilang mga natitirang game, kakaunting games na lamang nga po ang kanilang pagitan mula sa ikawalong pwesto sa Eastern Conference. Well, pumunta naman tayo sa ating pangalawang pag-uusapan ngayon tungkol sa Brooklyn Nets na handa ng manguna sa Eastern Conference. Sa gitna nga po ng maraming pagdududa sa kanilang ball movement, depensa, ugali ng kanilang mga manlalaro at kakulangan ng kanilang puwersa, ay napatunayan pa rin nga po nila na walang dapat ipag-alala sa kanilang koponan sa pagpapatumba nila sa mga contenders ng Western Conference, kabilang na ang Golden State Warriors, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers. And yes mga idol, isang beses pa lang rin nga po silang natatalo ang Brooklyn laban sa mga contender ng NBA ngayong season, mapa Eastern o Western Conference man yan. At ang nag-iisang team nga pong nakatalo lamang sa kanila ay ang Philadelphia 76ers, na malapit na rin nga po nilang agawan ng pwesto sa standings ng Eastern Conference. Bali, 0.5 games na lamang nga po ang kanilang pagitan sa isa't isa sa pagkuha ng Nets ng record na 20 wins at 12 losses, habang ang Sixers naman ay meron lamang 20 wins at 11 losses. Kaya kapag nanalo pa nga po ang Brooklyn Nets sa kanilang susunod na game laban sa Sacramento Kings, at natalo naman ang 76ers kontra sa Toronto Raptors na parehong magaganap sa Miyerkules, malamang sa malamang makukuha na nga po ng Brooklyn Nets ang titulo ng pagiging top 1 o best team ng Eastern Conference. Samantala, sa panghuling story naman dito ngayon mga idol, habang hindi pa nga po nakakapaglaro si Anthony Davis sa mga game ng Lakers na inaasahang aabutin pa ng 4 na linggo, ay gumagawa na nga po siya ng ibang paraan upang makatulong sa kanyang koponan, katulad ng pagiging coach nito sa kanyang mga teammates sa nagdaang game nila kontra sa Miami Heat. Yes mga idol, ang pagiging coach nga po at pagbibigay ng mga advice sa kanyang mga kasamahan ang kanyang pinakakaabalahan ngayon. Tinutulungan nga po nito ang kanyang mga teammates katulad din na Kyle Kuzma at maging ang veterano si Mark Gasol sa pagpapaalam sa kanila kung ano ang mga nangyayari at mga dapat nilang gawin sa loob ng court. Well, sa kanyang pinagagagawa pala nga po ay mahahalata na natin kung gaano kagusto ni Anthony Davis na makapag-ambag at makabalik sa kanila ang mga laro. At sa ganito mga simpleng bagay pa lang nga mga idol, ay nakapagbibigay na siya ng impact
sa loob ng court. Pero aminin man nga natin sa hindi pa rin naman nga po ito sapat upang manalo ang Lakers. Ang kailangan nga po niya ngayong gawin ay i-motivate pang lalo ang kanyang mga kakampi upang makapag-step up sila habang wala pa siya sa kanilang lineup. So ilang mga idol ang ating pangalawang video. Once again, this is your J-Zone TV.